marital dispute. Ay, marital. Hindi pala marital. Oo, kahapon pa yun. Maritime. Tapos Valentine's. Maritime dispute na tayo. Oh, okay. Sige. My bad. Rival superpowers, US and China, seem to be having a proxy war, quote-unquote, in the Philippines. Proxy war? Former National Security Advisor Clarita Carlos said Wednesday she made the remark following Beijing's use of military-grade laser light against the Philippine Coast Guard vessel in the West Philippine Sea last week, which Washington criticized as provocative and unsafe. Kaugnay ng isyong ito ay kukuha tayo ng reaksyon mula sa isang batikang international law expert na si Attorney Pacifico Agabin, international law expert siya at former din ng UP College of Law. Attorney Agabin, magandang hapon po. Magandang hapon naman. Ayun, ako eh. Magandang hapon po, Attorney. Sa tunog pa lang ng inyong boses eh. Opo, yeah. parang kasali kayo doon sa ano eh. Doon sa ating commission ng wikang Filipino. Sir, umpisahan nga po natin please dito sa nangyaring panunutok ng dart ng laser light, ano, military grade laser. Opo. Dito po, yeah, sa ating Coast Guard vessel at we don't want to exaggerate it, pero sabi nga nila, talaga naman nakakabulag yung laser eh. Buti nga temporary lang yung nangyari. Oo, nangyaring blindness. Opo. Mm. So, right off the bat, ano po ba ang tingin ninyo dito? Is it a serious matter na hindi lang dapat na hainan ng diplomatic protest as a result? Well, palagay ko po, tama naman yung step na ginawa ni President Marcos na tinawag niya yung Chinese ambassador upang ma-clarify yung operation ng mga Chinese at Filipino vessels doon sa economic zone natin. Kaya palagay ko po, yun ang tamang step yung ginawa ni President Bongbong Marcos. Yes po. Pero ang medyo nakakasakit po ng damdamin, bukod dun sa talagang potential damage na nangyari, ano, as a result of using the military-grade laser light, kailan lang nag-usap si President Xi Jinping at saka si PBBM eh. Nagkasundo sila eh. Ipinamarali ni PBBM na nangako ang presidente ng China na hindi na itataboy yung mga mangingisda at hindi na tayo ihaharas sa West Philippine Sea ng China Coast Guard. Aba! Mainit-init pa po yung anunsyo na yun eh. Nangyari na nga po ito. Parang, hindi po ba? Parang paulit-ulit na lang ah. Tama po yun. Kaya nga nagprotesta si President Marcos sa China at sinabi niya na dapat magme-meeting ang dalawang country, representatives ng dalawang countries upang malinawan yung operation ng Filipino fishermen doon sa economic zone natin. Kaya yun po ang tamang step na magawa ng Pilipinas against China. Opo. Attorney, lahat na po ng diplomatic means sinusubukan na pong gawin ng Pilipinas. Not verbal, diplomatic protest na palagi pong inihahain ng DFA. Pero hanggang ngayon, despite China replying to 70% sa mga protesta na inihahain natin, patuloy pa rin po yung aggression na nangyayari sa ating karagatan. Dito po pumapasok ngayon yung tanong ng iba na kapag papalawigin yung EDCA
na ang ating alyansa sa United States ay papasok, magkakaroon po ng tensyon sa pagitan ng tatlong mga bansa. Ano na po ba yung maaari nating magawa pa kung yung diplomatic means ay hindi po kumakagat? Kapag po ba itong EDCA ay gagamitin natin as help for our territorial waters, will this help the Philippines or will this put us in a precarious situation? Hindi ko po makita kung paano natin gagamitin yung tinatawag na EDCA against China eh. Kasi po, doon sa mutual defense treaty natin eh, hindi naman automatic ang reaction ng Amerika kung magkakaroon ng friction between the Philippines and China eh. Mm-hmm. Kailangan yung presidente ng Amerika pumunta muna sa kongreso nila at bihigay ng power o pang magamit yung mga armed forces ng Amerika against China. Mm-hmm. Eh, palagay ko po eh, hindi naman desidado ang Amerika na makipag-gera. Gerahan sa China dahil lang sa Pilipinas eh. Baka ho hindi EDCA, baka po yun eh. Baka po MDT ang ibig sabihin, Mutual Defense Treaty. Mukhang yun ang ina-advocate ng ilang mga personalidad, ano po. Tama po yun, and it won't really be very easy, ano po. Pero at the same time, kung paulit-ulit na lang at tayo protesta lang ng protesta, ang sinasabi ng China po teritoryo namin yung pinasok ng ano eh. Oo, ng Pilipinas atin yun. Ng BRP, ano yun, Malapascua. Oo, yung ating Coast Guard ship, ano po. Hindi naman nila kinikilala yung arbitral ruling na pumanig sa Pilipinas. Parang ano po tayo na hindi natin malaman kung tayo, ano po ba pwede natin parang gawin? Parang cycle na eh. Opo, ano na to eh. Ano tawag doon? Habit na to. Oo. Oo, bisyo na eh. Ano po ang pwede pang gawin? Halimbawa, pinag-usapan namin po ni Rica kanina. Kung talagang matindi na ang ginawa dahil para pong ano attorney ano parang merong bully or merong maton sa kanto na dinuduro yung isang maliit na ano na kapitbahay nila, sinundot yung mata. Oo. Kapag ganun na that can be construed as an attack already. Acts of aggression. Well, palagay ninyo, attorney, how serious is the use of this laser? Pwede bang ituring nga po na act of aggression yan? Is it an act of war? In the first place, hindi natin masasabi na teritoryo ng Pilipinas yung scene ng encounter ng Chinese warship at yung Philippine fishermen's vessels, padre. Yun ay tinatawag na economic zone. Mm-hmm. Pero it's not part of the Philippine territory. Yes, I agree, attorney. Exclusive economic zone lang. Opo. Kaya lang. Part of the Philippine territory. Well, it cannot be considered an armed attack against the Philippines because that is not yet part of the Philippine territory. It is just the exclusive economic zone, but the exclusive economic zone is not a part of the Philippine territory. But it's not also a part of their territory. Well, yun po ang
position ng China eh so wala na tayong magagawa. Oo. Pero ang magagawa natin eh dalhin natin sa United Nations. Upang doon na pagkadebate ang position ng Pilipinas at China. Masyado pero, opo. Tungkol sa paggamit ng EDCA dito eh palagay ko ano parang nananaginip lang tayo. Palagay ko America will not go to war with China. Yeah. Over the Philippine economic exclusive economic zone. Mm-hmm. So tiisin na lang natin. Oo. Opo. Eh, attorney, kung titingnan po natin, talking about international law, yung laws of the sea, pinag-uusapan po natin yung arbitral ruling sa The Hague, no, na hindi po nire-respeto ng China, napaka-obvious po na merong malaking butas pagdating sa executory power ng ano, ng international body na ito kasi wala pong nag-e-enforce, no? Sino po ang mag-e-enforce ng mga arbitral ruling kung wala naman po tayong international body to do the enforcing? Kasi parang ang mangyayari lang po, once we have a decision, those parties na included dito, na involved dito, should respect that decision. Eh, nakita po natin na may butas dito sa executory powers. Meron po bang ginagawa ngayon ang The Hague or yung this international body to talk about this? Wala po kasi yung arbitral tribunal ay hindi naman po, wala naman pong enforcement power at furthermore hindi naman na nagparticipate ang China doon sa arbitration. Opo. Kaya po ang basic principle ng arbitration eh both parties. Oo. So, must submit to the jurisdiction of the arbitral tribunal. Opo. So, kaya kung isang party po ang umapir doon, opo. Sasabihin ng kabilang hindi umapir, hindi naman ko nang nag-participate. Mm-hmm. Yes. Yun nga po ang binabanggit nila. So, in this particular case, ang I guess ang dulot dito ay ang China ay nasa win-win situation, tayo ay may lose-lose. Lose-lose situation tayo. Medyo magdarasal tayo. Attorney Agavin, maraming salamat po. Thank you for for your time, sir, and for your analysis. Yeah, all the time. Okay, sir. Thank you, maraming attorney. Maraming salamat, Attorney Pacifico Agavin. Isa po siyang international law expert at former dean ng UP College of Law.